a little bit of shin, put a Magandang araw sa inyo mga kayang farmers. At sa araw na ito, pag-uusapan natin kung ano yung mga usual disease na pwede nating makita sa ating tanim na halaman or tanim nating mga puno. Nakala natin parang normal lang sa kanila or normal lang na nangyari sa mga puno. At dahil nga ako ay isang forestry student, gusto ko rin i-share sa inyo yung knowledge na natutunan ko about dito. At yun, patuloy kayong mag-subscribe mga kayang farmers. Put a little bit of shin, put a At yung unang disease na nakita natin mga kayang farmers ay dito sa puno ng longgan. Kung mapapansin nyo mga kayang farmers, maraming butas itong dahon ng tanim natin na longgan. So ayan. So ano nga ba yung disease or bakit nagkaganto itong dahon na ito? So ang tawag natin sa disease na ito mga kayang farmers ay isang Corineum blight or shot hole. Ito ay cause ng Wilsonomyces carpopelus, isang fungi na nagkukos ng malaking damage sa leaves ng mga puno. So, kung mapapansin nyo mga kayang farmers, ayan, inuubos nila yung leaves ng puno. At magkukos na rin ito ng death or pagkamatay ng dahon na to. Hindi nyo lamang sa longgan tree leaves makikita ang gantong sakit or tinatawag natin na shot hole kasi prone din siya sa iba't ibang puno o sa kanilang mga dahon. At ang pangalawang nakita natin na disease mga kayang farmers ay makikita natin dito sa tanim natin or tanim ng mga tito at tita ko na rambutan. So ganito ang itsura niya mga kayang farmers. So ang sakit na ito ay tinatawag natin na leaf spot. Ito ay cause ng parasitic fungi mga kayang farmers. Ganito ang itsura ng leaf spot mga kayang farmers. Kung nakikita niyo yung mga puti na yan at brown, ito yung leaf spot na tinatawag natin. At kapag ang mga spot na ito mga kayang farmers ay dumami at nag-grow sila na magkakasama, magkakaroon na naman ng isang disease na tinatawag mga kayang farmers. At ang disease na yon ay tinatawag natin na blight disease. Ang blight disease na tinatawag natin mga kayang farmer ay isang infection caused by the pathogen organism or yung mga spot na nagsama-sama na kanina mga kayang farmer. So, ganito na yung kakalabasan niya. So, kapag nakakita kayo ng mga ganito mga kayang farmer, mas better na tanggalin nyo na lang itong mga dahon na to para yung mga pathogen or bacteria or fungi na andito ay hindi na lumipat sa iba pang mga dahon. Hindi lang kasi ang dahon mga kayang farmers ang pwedeng i-damage ng mga fungi or bacteria na ito. Pwede rin nilang i-damage ang mismong kahoy. So ayan, ganito ang itsura niya mga kayang farmers. So nag-uumpisa ng kumalat. Kaya tanggalin na lang natin siya. At ang pang-apat na disease na nakita natin mga kayang farmer ay matatagpuan natin or makikita natin dito sa puno ng mangga. Ito mga kayang farmers, itong brown na to na dahon or namatay na, ang tawag natin dyan mga kayang farmers ay isang fire blight. Ang cause ng fire blight mga kayang farmers ay dahil sa pathogen na tinatawag natin. Ang pathogen na yun ay Erwinia amylovora, isang gram negative bacterium mga kayang farmer na kayang sumira ng dahon or kayang pumatay ng dahon kasama ng stem niya katulad nito. So parang napaka normal lang tignan pero ito yung mga usual na disease na pwede nating makita sa mga dahon ng mangga. At ang panglimang disease na napansin natin mga kayang farmers ay makikita natin dito sa puno ng bayabas. Ayun mga kayang farmers, kung mapapansin nyo, nagkukulay yellow na yung mga dahon niya. Ayan. Ang tawag natin sa disease na ito mga kayang farmers ay isang chlorosis o yung pagkukulay dilaw ng dahon ng bayabas. O hindi lang sa dahon ng bayabas ito makikita mga kayang farmers, no? Ang kadahilanan kung bakit nagkakaganto ito mga kayang farmers ay dahil sa tinatawag natin na lack of chlorophyll. Ito yung responsible sa dahon ng mga puno
para maging kulay berde. At isa pa mga kayang farmers kung bakit nagkakaganto ito, dahil of lack of nutrients, lalo na ang nitrogen mga kayang farmers. At ang pang-anim mga kayang farmers ay tinatawag natin na canker. So itong nasa likod ko. Yan, ito yung tinatawag natin na canker. Ang canker disease mga kayang farmers ay isang area ng puno kung saan merong dead tissue. So ito yung tinatawag natin na dead tissue. Pero pag sinabi nating dead tissue mga kayang farmers, hindi ibig sabihin na patay na talaga yung tissue na yun. Buhay pa yun mga kayang farmers, pero mabagal lang yung paglaki niya. Ang cause ng canker disease mga kayang farmers ay dahil sa bacteria, viruses at sama na rin natin ng mga nakapasok na ng mga insekto. Ang small damage na to mga kayang farmers ay merong napakalaking damage or impact sa agriculture and horticultural industry, dahil pwedeng maapektuhan yung quality niya kapag meron siyang ganito. So ang pangpitong disease na nakita natin mga kayang farmers ay dito rin sa puno ng mangga, ay tinatawag natin na burl disease. Ganito yung itsura ng burl disease mga kayang farmers kung titingnan nyo. Para siyang tumor or bukol sa puno ng mangga. So ang cause na ito mga kayang farmers ay dahil sa environmental factor or iba't ibang environmental injury. Itong burl na to mga kayang farmer ay still protective bark pa rin. Buhay pa rin to or living tissue pa rin ito sa puno ng mangga. Hindi lang sa puno ng mangga mga kayang farmers makikita ang mga burl. Hindi rin lahat ganito kalaki. Meron din yung mga maliliit mga kayang farmers. At ang panghuli mga kayang farmers ay makikita natin dito sa tanim natin na kamatis. At ang disease na ito mga kayang farmers ay tinatawag natin na curl disease mga kayang farmers. Itong disease na ito mga kayang farmers ay napaka-common sa mga tanim nating vegetables. Lalong-lalo na itong tanim natin na kamatis mga kayang farmers. Ito ay cause ng Begomo virus borne or dahil sa white flies mga kayang farmers. At yon, maraming salamat mga kayang farmers at patuloy kayong mag-subscribe at share and view sa ating channel at patuloy pa tayong gagawa ng video na may kaalaman. So yun, thank you and God bless.